Awin ko, hindi po ito sponsor. Ay, sisa na po, napagmurudan na po ako. Naso, camera ako, biyong nagbaralin ito ang diputa. Mga bobo! Tulagan. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Apicolanos TV. At for today, ang gagawin natin ay ano ba sasabihin ko? Hi guys, welcome to my YouTube channel, Bicolanos TV. At for today, ay meron akong bisita. Fresh from the farm. Oh, look to the camera, look to the camera. Ang aking pamangkin na si Aryan. Kaway ka, dali kaway. Hello. Hello. Aww. Ang aking pamangkin na galing pang Bicol. Ayan, hello ka, hello. Hello. Kiss na ni, kiss. Kabila pa. Ay, grabe talaga. Ay, grabe. Ito ang aking bisita na maglalasa or titikim kung pasado ba ang aking luto or menu. So, for today, ang gagawin ko ay magluluto ako ng adobong pusit sa gata na kung saan ito yung parahiro. O, kamalikod. Tingin ka lang dito. Tingin dyan, no? Yan. Tingin ka lang dito, ha? Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Sandali lang. At for today, tingnan mo lang si Tito, ha? At for today, ang gagawin ko ay magluluto ako isa sa food delicacy ng Bicolano, which is adobong pusit sa gata. Most requested ni Miss Abby Monserrate, at medyo matagal-tagal na ito, ngayon ko lang nagawa. Kasi nga meron akong bisitang galing Bicol! At siyang titikim kung pasado ba ang aking luto. Pagka hindi na ito pumunta sa akin. Disappointed! Bababa na tayo, bababa na. Wow, bababa na talaga ang bili. Bababa na tayo, na magluluto na tayo. Dali. At para sa... Excuse me! Ito nga pala yung gagamitin kong sangkap o ingredients para sa pagluto ng adobong pusit sa gata. Meron akong bawang, sibuyas, luya, pamintang durog at asukal. At syempre, yung pusit. Ayan. Ganito lang yung pusit na kung saan hindi na kailangang tanggalan ng ink o tinta yung kulay itim niya. Medyo may kakaiba din kasing texture yung adobong pusit kapag kasakasama lang yung ink. Medyo may medyo malinamnam na basta may medyo masarap siya. Mas masarap siya. Ito nga palang adobong pusit originally ay natutunan ko lang ito kay Lulang Bising ng probinsya namin na kung saan sumalangit daw ang kanyang kaluluwa at dahil sa kanya natutunan ko magluto ng pusit at nagka-interes kung paano magluto ng pusit. Ang sarap niya, grabe. Kaya pagkariribo ka. Ang ribo kang bisita ko, Halim Bicol. Ayan o. So magluluto na tayo at watch my menu kung saan magugustuhan nyo to. Unang gagawin natin ay gigisa muna yung pusit. Ayan, kapag ka mainit na yung maglalagay na tayo ng mantika. Ayan, ang unang gagawin natin ay magigisa muna tayo ng pusit. Ayan, kapag mainit na yung kawali, maglalagay na tayo ng mantika. Siguraduhin mainit na yung kawali bago maglagay ng mantika para dire-diretso na yung pagka-sustain ng o pagkisa ng mga sangkap. Saka susunod yung mainit na yung mantika, umpisa na natin mag-isa. Ilalagay na natin yung lalagay na yung bawang.
Sunod na yung sibuyas. Tapos sunod na yung ginger. Ayan, kapag nagisa na yung bawang, sibuyas, saka yung ginger, ilalagay na natin yung pusit. Pero dapat siguraduhin nyo na yung ginger ay medyo toast din ng konti para mas malasa doon sa pusit kung saan. Yung ginger kasi ay nakakapagpatanggal pa rin yun ng lansa ng pusit. Yan, lagay na natin yung pusit. Ayan yung pusit. Tapos maglalagay tayo ng pamintang duro. Tapos lalagyan ko ng konting asukal para mag-contrast yung alat kung medyo maalat siya. Yan, lalagyan ganyan lang. Yan, halo-halo. Tapos lagyan natin ng yan, lagyan ko na ginisa mix. Tapos lagyan ng suka, yan. Alilinawin ko lang po, hindi po ito sponsor. Ito lang po yung ginagamit ko para sa pagluluto. Linawin ko, hindi po ito sponsor. Giniagawa mo. Pasensya na po, napagmurulan na po ako. Kaso, camera ako, may yung nagbaralin ito ang diputa. Mga bobo! Yung pituragan. Haluin lang po ng konti. Tapos lalakasan natin yung apoy kasi ang pusit, saglitan lang po itong maluto. Kasi pagka nag-overcook po ang pusit, nagra-rubberize po siya. Kaya medyo 10 minutes to 15 minutes dapat luto na yung pusit. Wow! Ayan. Patutuyuin pa po natin yan ng konti para yung asim at yung lasa ng paggisa ay manuot po sa pusit. Oo, kaway-kaway po sa mahihilig sa pusit dyan. Si Miss Abby kasi ibang pusit ang si Miss Abby kasi ibang pusit ang hilig. Pero ano niyan to most requested. Okay yan. Ayan Miss Abby, hiling ko ano kita. Just follow the following procedure in how to cook the adobong pusit sa gata. Ayan, medyo tuyo-tuyo na siya. Ilalagay na natin yung gata. Ang gatang ilalagay ko ay unang gata lang. Hindi na ako naglagay ng pangalawang gata. Lalagyan na natin siya ng gata. Lulutuin lang po muna natin yung gata niya. Tapos pag luto na yung gata, okay na po yun. Okay. Lagi pong tatandaan na pagka naglagay po kayo ng kakang gata, huwag nyo na pong tatakpan para hindi na po mamuumuo yung gata niya. Okay. Pagka ganyan na siya, yung medyo tuyo-tuyo na siya ng konti, maglalagay tayo ng sealing green. Sealing green.
hanggang sa para medyo may konting anghang. Alam mo naman ang mga Bicolano may hilig sa maanghang. Paano masabi? So, titikman natin siya. Sarap. Lagyan ko ng asin. Kasi parang hindi ako nag-asin kanina eh. Wow, sarap. Perfect, panalo, Miss Abby. Miss Abby, ito na yung hinahanap mo. Luto na yung adobong pusit. At ready na tayo for plating. At kakain ako at dire-diretso na itong. Huwag na natin patagalin ito at naglanala na. Sarap, oh. Sarap. Plating na tayo at ako yung gutom na at na makakain na. At ay, medyo ako yung nanginginig na. Yan. Wow, sarap. Cheren, ayan, luto na ang adobong pusit sa gata. Diba? Ayan o. Sarap. Sarap. Nakuha ko yung pinakang texture nung gata kasi yung gata niya talagang nagmamantika siya and at the same time hindi siya tuyong-tuyo kaya mas masarap itong maging ulam. Ayan o. Sarap. Tikman nga natin. Sarap. Sabi ito na, oh, perfecto para sa'yo. Kaya na tayo.